Sa mga nagdaang araw nga ay matunog ang usapang FIBA, lalo na nga syempre yung Gilas. Syempre ba naman, tayo nga yung host ngayon sa pangbuong mundong liga ng basketball and we really love basketball as Filipino. And then, I extract this tragic story tungkol nga sa isang buong team ng basketball na sabay-sabay naubos at hindi ako halos makapaniwala talaga kasi sobrang lala ng nangyari dito sa isang iglap, isang buong team ng basketball, biruin ninyo, as in all their 14 players nga kasama yung mga coaches at managers nitong team na to, sabay-sabay silang pumanaw. It was December 13th of 1977, bandang alas 6 ng gabi. Puro aburido na itong mga players, mga coaches, pati na nga yung management ng University of Evansville basketball team kasi nga dapat alas 4 pa ng hapon yung flight nila. Papunta sila noon ng Nashville, Tennessee para nga sa laro nila against Middle Tennessee State University for the NCAA tournament. In short, dalawang oras nang delayed itong flight nila at kung hindi sila makakaalis by 7 p.m, they might lose via default na. Walang problema dito. Wala pa nga kasi yung private plane na nirentahan ng kanilang university para nga sa kanila. Alas 3 pa lang ng hapon, biruin nyo, hinatid na ng mga parents yung mga anak nila sa airport. And by 6, syempre akala nila nandoon na sila sa lugar. They are not aware na na-delay pala ng husto itong flight nila. And since it happened in 1977, wala pa nga text, call, chat or video call para nga masabihan agad yung parents nila. And then, exactly 7 p.m, dumating na nga itong Air Indiana Flight 216. Isa itong maliit na eroplano na dinisenyo pa noong 1930s. Kaya nga, lumang-luma na rin talaga ito kahit pa 1977 ito nangyari. Dapat sana 4 p.m. yung flight pero 3 hours late na dumating nga itong eroplanong to. At sana 7 p.m. nasa venue na sila ng game dahil isang oras lang naman sana yung flight nila dito. Kaya ang nangyari, syempre, madaling-madali na itong buong team to board the plane. At sa sobrang madali nila, hindi na nga nila maayos na nailagay sa eroplano yung mga bagahe nila. Well, alam nyo, for a small plane like this one, mahalaga pala na even yung timbang ng eroplano. Kaya sana yung mga bagahe, hati kumbaga yung pagkakalagay sa baggage compartment nito. May nakapwesto nga sa bandang likod ng eroplano, meron sa gitna at meron doon sa harap na parte para nga mabalance ito. But that did not happen here. Halos nasa bandang tail part ng eroplano nilagay yung almost 300 kilos na bagahe ng basketball team. At hindi na nga rin ito napansin at naayos pa nung crew ng eroplano kasi nga syempre nagmamadali na sila at 3 hours nang delayed yung flight nila. Pagkalagay ng mga gamit nila sa eroplano, sumakay na rin yung 24 na members ng team mula nga dun sa players, sa coaching staffs at sa managers nila. Kasama na yung 2 piloto at 3 pang staffs ng eroplano. So in total, there were 29 passengers here plus yung bagahe nga nila with a total weight of 283 kilos. Eksaktong lumapag nga sa airport yung eroplano 7 p.m. and by 7:12 p.m. biruin ninyo, in just a span of 12 minutes sinarado na yung pinto for take off again. Ganun kabilis yung pangyari. 12 minutes tapos ang boarding ng luggage pati nga yung mga pasahero. As in, madaling madali sila kasi nga baka hindi na sila umabot dun sa laro nila. Hindi na nga talaga nagkaroon ng time yung staffs para inspeksyonin pa nga itong eroplano bago muling paliparin. Siguro naisip nila, kakagaling lang naman nila sa flight at wala namang naging problema during the time. So what, something bad might happen nga naman sa 12 minutes nilang pag-i-stay dun sa airport. At talagang nakakatakot, alam nyo, yung kahihinat na nito. 7:13 p.m. Naka-receive ng taxi clearance ang Air Indiana Flight 216 at lumipad na nga itong buong team. Pero ilang segundo pa nga lang sila, napansin agad ng kapitan ng eroplano na may mali nga dito sa sasakyan nila. Masyadong naging mabilis yung naging take-off nitong eroplano. Hindi pa nila kumbaga naabot yung required speed for take-off
iumangat na kaagad ito. Dapat sana iumabot daw sila ng 84 knots before taking off, pero nasa 62 knots pa lang yung bilis nila. Umangat na nga yung eroplano agad. And at this moment, dito niya na-realize ngayon na tail heavy sila. Umabigat nga yung buntot ng eroplano, kaya nga umangat kaagad yung nguso nito. Well, pagkaangat ng eroplano, doon pa mas napansin itong piloto yung mas malaki na namang problema. Nakalihis pa angat yung eroplano, pero mabagal yung pag-angat. At pabagal ito ng pabagal, hindi nila kayang isustain for a stable climb. Well, ang mangyari kapag tuloy-tuloy na ganito, eh syempre, babagsak yung eroplano. So ang ginawa niya, he tried to stabilize, kumbaga, gawing horizontal o straight muna sana yung takbo nila at hindi muna pa-ascend, kasi nga kulang sila sa power to continuously ascend. And at this moment, nasa 100 feet pa lang yung taas ng kanilang eroplano. Like siguro, 10th floor building pa lang yung taas ng ganyan. Pero dahil nga hindi nila in-inspect again itong eroplano bago muling lumipad, eh hindi nila napansin na may problema pala ito. Nawala ng directional control yung piloto dahil hindi niya maigalaw yung rudder ng plane. Ang rudder nga ng eroplano ay yung primary flight control nito, para nga sa rotation, sa vertical axis nitong eroplano. Kumbaga, ito nga yung kumukontrol kung aangat ba o bababa itong eroplano. Well, kung sana, diba, na-check nila ito before taking off, eh baka nga nasolusyonan pa to. So, dalawa na ngayon yung mabigat na problema nila. Mabigat yung tail nitong eroplano, kaya nga sobrang steep ng ascent nila. As in, parang naging straight na silang paangat, imbis nga na ganitong diagonal lang dapat. At ang mas mabigat pang problema dito, nawalan pa ng directional control itong piloto. At sa nangyayaring to, talagang hindi magiging maganda yung ending nito kahit saan mo tignan. Parang, kumbaga, selyado na nga yung ending kapag ganito na yung sitwasyon. Nagsimula na ding magpanik nga itong dalawang piloto, kasi nga they knew something really really bad will happen soon. At naramdaman na nga rin ng pasahero na may problema dito. So parang isang minuto pa lang mahigit sila nung lumipad, inapansin agad ng ilang mga tao yung kakaibang lipad nga nitong eroplano dahil hindi pa ito ganoon kataas noon. At maya-maya pa nga, nakita nila na mula nga sa paangat na korte nito, bigla itong nag 180 degree left turn at dumiretso talaga papunta nga sa mga puno hanggang sa tuluyang sumadsad. Syempre, nagtalsikan mula dito sa area yung iba't ibang parte ng eroplano, kasama na nga yung mga dalang bagahe at maging yung mga pasahero natin. And then, the next thing happened is really unimaginable. Sa dami ng fuel na karga nito, syempre, lumiyab talaga yung buong area kung saan bumagsak itong eroplano. Alam nyo, mabilis namang rumisponde yung mga otoridad at bombero sa insidente ito, kasi nga, malapit lang naman sa airport yung crash site dito. Pero dahil nga sa mapuno at matalahim na area bumagsak yung aircraft, eh hindi nila agad maapula yung apoy at hindi rin nila agad mahanap yung mga pasahero, lalo na't nagtalsikan sila at napakadilim pa noon dahil gabi na itong nangyari. Unang na-recover nga dito yung apat na basketball players. Umihinga pa naman sila nung ma-rescue sila, pero dahil nga sa tindi talaga nung injuries nila, hindi na sila umabot sa ospital. Samantala, mabilis naman na kumalat itong balita sa kanilang lugar. It'll take some time to determine the exact cause of the plane crash, but one thing for sure, it will take even longer for the sorrow and shock of this tragedy to wear off here. Napanood agad ito, syempre, ng mga parents, ng mga players. Pero syempre, ang alam nila noon, remember, 3 PM pa nila hinatid yung mga anak nila. Kasi nga, 4 PM supposedly yung flight. Yakala nila, ibang eroplano ito. Hindi nila naisip na mga anak na pala nila yung laman ng eroplano sa balita. And it was only until nahanap nga ng isang rescuer yung bag ng isang biktima na may nakalagay na gold and purple emblem ng University of Evansville, nung na-realize nila na ang sakay nga ng eroplanong ito ay yung buong basketball team. Grabe no. Nung naibalita ito, alam nyo, talagang buong syudad ng Evansville ay nagluksa. Kasi for the context, para silang artista dun sa kanila. Laging inaabangan kumbaga yung mga laro nitong mga batang to, at mas magigets nyo to sa context ng Gilas natin. Kung paano natin suportahan itong Gilas, ganun din sa kanila. Siguro mas malaki pa kumbaga yung attachment kung iisipin nyo, kasi nga nasa iisang bayan sila. At dito malaki yung chance na sa mga players na to, baka may kakilala silang isa
o baka higit pa sa isa. Kaya syempre, ganun kasakit. Lalo na nga sa buong university at sa pamilya ng mga biktima itong nangyaring ito. At kinaong maghahan nga, December 14, pagsikat ng araw, kinumpirma ng mga otoridad na sa 29 na sakay ng eroplano, wala nga ni isa yung nakaligtas. Mula nga sa 14 mga players, sa coach, sa announcer, sa 2 airline managers at sa 3 airline crews, as in buong basketball team ng University of Evansville, na wala sa isang iglap lang. At ang tanging survivor, ito, biruin nyo, totoong nangyari ito ha. Yung tanging survivor that time ay isang freshman player nila na si David Fur. Hindi siya sinama noon kasi nga injured siya. Nung nangyari ito, talagang maraming naawa sa kanya noon kasi nga, syempre, lahat ng teammates niya nawala. Pero sa hindi inaasahang pangyari, biruin ninyo, sa maniwala kayo o hindi, grabe, just 2 weeks after nitong trahedya, pumanaw din itong si David Fur, yung huling natitirang member ng Evansville basketball team dahil nga sa isang car accident. Nang maaksidente sila pa uwi nung kanyang kapatid matapos nga nilang manood ng basketball noon. Kaya alam niyo talagang sobrang what the, parang ganun yung reaction dito, sobrang lala nito. Mala final destination na walang nakaligtas sa kanila. Kahit yung naiwan ay sinundan pa rin ng trahedya para bang walang gustong itira sa kanila. Buong team ay kinuha. And it happened 45 years ago, mag 46 na nga sa December, pero hanggang ngayon nga marahil ito pa rin ang pinakamalaking trahedya na nangyari sa basketball. Well, and with that, sana po muli ay nagustuhan nyo yung ating kwentuhan. Kung oo ay pakilike naman yung video at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel kung hindi nyo pa syempre nagagawa. And kung may gusto nga kayong sabihin ay ilapag nyo lang dyan sa baba, pwede rin kayong mag-suggest. Ngayon ay salamat po ng marami sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin. And once again, syempre ako nga po muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and see you next time. Goodbye.